Hello, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. It's me, Cherubim Serdana. Kung ikaw ay bago sa aking channel, maaari mong i-click ang subscribe button at ang notification bell para ma-update ka sa aking channel. Para sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng unboxing at review ng nabili ko mula sa Shopee. Ito na siya. Dumating na rin siya sa wakas. Bago natin i-unbox, intro muna tayo. Kung ikaw ay bago at nagustuhan mo ang aking video o napadaan ka lang, maaari mong i-click ang subscribe button at ang notification bell para ma-update ka sa aking channel. Thank you for watching! Katulad ng sinabi ko guys, tayo ngayon ay mag-a-unbox ng nabili natin mula sa Shopee. By the way guys, yung gamit ko na camera ngayon is yung aking cellphone na Poco X3 NFC. Yung aking ilaw ay isa lamang at ito ay 3 watts. Ito siya. Yan. Ayan. Bago natin buksan, i-unbox yung ating nabili mula sa Shopee, ay kinakailangan nating i-sanitize gamit ang alcohol. Para iwas virus. Ito na siya guys, bubuksan na natin. Tcharan! So, nakapack siya ng maayos guys. Sanitize natin ulit. At ito na siya guys. Yung ulansi na ating nabili mula sa One Gadget Store. So, eto meron siyang warranty certificate at saka nakapangalan din siya sa akin. So, eto yung kanyang warranty certificate. Ngayon ay bubuksan na natin yung ating ulansi na nabili sa Shopee. So, eto na siya guys. Dito nakalagay yung ulansi, yung vlog master plan. Ito, and then giveaway Tuesday. So, yung mga paperworks niya guys. Meron din siyang silica gel para hindi mag-moist. And then, ito, yung kanyang QC pass. Na ibig sabihin ay dumaan siya sa quality assurance. Ito na siya guys. Meron siyang charger na cable. Ayan. And then, so eto na yung product. Mamaya na bubuksan natin, titingnan. At saka meron din siyang ulansi na warranty card. Ayan. Ayan. Warranty card. At saka yung kanyang parang manual. No? So, nakalagay siya, meron siyang English dito. Saka meron din siyang Chinese. So, titingnan natin mamaya or itatry natin mamaya kung gaano kaganda yung nabili nating product mula sa Shopee. So, ito na siya. So, katulad ng sinabi ko kanina guys, iisa lamang yung aking ilaw na ginamit para matest natin yung effectiveness ng ating ilaw na ito. No? So, ito ay about, maliit lang siya guys. No? So, kung inyong makikita, meron siyang dito nakalagay yung kanyang on at saka off. Meron din siyang mode yata ito. At saka yung increase at saka decrease ng light mamaya. Dito rin nakalagay yung charger. No? Charger niya para i-charge natin kapag siya ay low bat na. So, ito yung kanyang manual. This is a video light
VL49 Video Light Instructions. So, nakalagay dito yung mga instruction. Marin yung basahin para nang sa ganun ay maging aware tayo sa mga instruction dito sa ating nabili na video light. So, itatry na natin guys yung ating video light. So, ito na siya. I-on ko na yung ating video light. Ayan. Medyo maliwanag siya guys. So, ito kapag ilagay mo, probably mga nasa isang meter. Ayan siya. Ayan. So, medyo maliwanag siya guys. Tingnan natin yung, ito na yata yung pinakamalakas niya. Hinaan natin ng konti. Ayan, mahina. And then, yung first, second, third, fourth, fifth. So, may lima siyang stages or yung number wherein ito na yung ika-five, pinakamalakas. So, masyado siyang malakas yung kanyang ilaw, guys. Ayan, masyadong puti. Number 5 yan guys. Try natin na babaan yung ating ilaw sa 4. Ito yung 4. Ayan. Mamaya ay tatry natin na i-mount dito sa ating cellphone. Ito yung kanyang 3, 2, 1. Try natin ilagay yung ating video light sa itaas ng ating cellphone. So, ito siya guys kapag meron siyang video light na ginamit or inilagay sa taas ng ating cellphone. So, itry natin i-off yung ating ilaw kanina dito sa itaas. Titingnan natin yung kung gaano kaliwanag yung ating video light na nabili. Sa ngayon guys ay naka-off na yung ilaw. Ayan, naka-off na siya. Ayun dun sa itaas. Pin light yung ginamit ko. So, yung ginagamit ko ngayon is yung ating Ulanzi na video light at saka yung level ng kanyang brightness is 1. So, try natin na lakasan ng kanyang level of brightness. Ayan. That is 2. So, masyadong maliwanag siya, guys. Babaan lang natin ng konti. Lagay natin sa level 1. Ayan, so naka-level 1 na yung ating brightness ng ating Ulanzi na video light. Try natin na i-on yung ating pin light dito sa itaas kanina. In fairness guys, maganda yung kanyang lightings, no, kung inyong mapapansin. Although, kung masyadong malapit sa yung mukha ay medyo masilaw ng konti. Probably kapag meron ka pa mong additional na parang mounting, para tumaas-taas siya ng konti para hindi siya ganong masilaw. No. So, try natin na kunin yung ating Ulanzi na video light. So, eto na siya guys. Ito yung kanyang indicator. No. So, taasan natin. Meron siyang eto yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. So, yan. Masyadong napakalakas ng kanyang ilaw guys. So, maaari mong gamitin siguro kapag masyadong madilim na madilim yung iyong paligid ay maaari mo siyang gamitin. No, so, kabubukas lang natin ang ating product na ito at sa tingin ko sulit naman siya guys. So, dito ay po pwede natin siya i-mount sa ating cellphone. Pwede rin nating gumamit or dagdagan kung tayo ay magsushoot sa medyo madilim-dilim or sa gabi. Kasi meron siya dito na isa, dalawa sa taas at saka sa gilid. No? So, very good siya guys. Kung inyong mapapansin yung ating video light, meron siyang 2,000 mAh. So, ibig sabihin medyo tatagal siya siguro. Hindi pa natin na natatry kung gaano talaga katagal. So, try natin i-off. Ayan.
So, ito yung kanyang itsura ng ating video light na Ulanse. Try natin i-on ulit yung ating Ulanse na video light. Ayan. So, maliwanag yung ating video light. No? Probably, ito ay gagamitin natin sa ating mga susunod na mga vlog kung saan kinakailangan nating magkaroon ng mga additional light para nang sa ganun gumanda yung ating video quality. Overall, masasabi natin na very good yung ating nabili na Ulanse na video light. Ito ay nabili natin sa Shopee, no? Ilalagay ko yung store ng nabilhan ko. Actually, this is my second time na bumili dun sa kanilang store. And highly recommended yung store nila, guys, kasi genuine na genuine yung kanilang mga product. This is not a paid advertisement, pero ina-appreciate lang natin yung mga store na nagbebenta ng masasabi nating legit na product. That's it for today's video. I hope ay nakatulong ito sa inyo para makapag-isip-isip na kung bibili ba kayo ng video light na inyong gagamitin para sa inyong mga susunod na vlog. Hanggang sa muli, maraming salamat. Kung ikaw ay bago at nagustuhan mo ang aking video o napadaan ka lang, maaari mong i-click ang subscribe button at ang notification bell para ma-update ka sa aking channel. Thank you for watching!